So yun, nag-error na siya. Dapat siya mag-spin dry lang, pero humihinto na siya, then nagkakarga ulit siya ng tubig. Yan, kasi na-sense niya na hirap umikot yung motor. So yun yung problem niya. Start ko ulit siya. Power off. Power on. Then pipiliin ko lang yung 11. Yan, spin only. Okay, 11, start. So spin dryer lang siya. So yun yung problem niya. Hindi siya nagtutuloy sa pag-i-spin dryer. Humihinto siya. Pero wala siyang lumalabas na error code. Basta ganun lang, hihinto lang, and then magtutubig siya ng bihay o yung mataas na volume ng tubig. So yan, dapat nag-spin dry na, pero bumabalik siya sa pag-rinse. At tulad niyan, ikot siya. Yan, kaya nga lang, hihinto siya. Hihinto siya, tapos yan, babalik na naman sa pagkakarga ng tubig. Yun. Pagkakarga ng tubig yan. Hop, yan. 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 Sa halip na siya ay nag-i-spin dry na, babalik na naman siya ng pagkakarga ng tubig. Problem niya. Nag-error yung kanyang pag-spin dry. So, gagawin ko siya ngayon. So, ayan. Nag-i-stop yung kanyang pag-spin dry. So, yun yung problem nitong Whirlpool 360 na ganito. Yung best na ako nakagawa ng ganito. Kaya lang mahirap dito kapag board na ang sira niya. Sobrang tigas nung may epoxy dito na ginamit. Siya. So mamaya ako nito, hopefully. Kakarga siya ng tubig. So, nagawin ko na siya. So mamaya, hopefully okay na siya. Dito ito sa Sunnybrook subdivision. Sunnybrook 1. So, gagawin ko na siya ngayon. So, hopefully, ma-repair ko kagad. Tulad ng mga ibang ginawa ko. Yan, depende rin kasi sa problem niya. Lalit yung ganitong Whirlpool 360, minsan, mahirap gawin to. Yan, gagawin ko na siya.